Mas sinigurado namin, katulad ng promise ng part 1, na yung part 2 ay pang-global na si ano, si Benjamin. Yung kumbaga naiimbitahan na siya ng iba't ibang nasyon para sumolusyon ng kanilang katulad natin ay problema ng terorista. So yung opening nga nito ay sa France, ginawa. Hindi ko lang maniwala. Sa France, so ginawa. Sa Paris po. Paristan University. Samoraita. Samoraita namin yun. Para mura lang. Samoraita. Yan po. Yung kwento ay uminog ngayon kung paano ba yung isang ordinaryong baklang una ay hindi matanggap ng pamilya na finally natanggap dahil nagbigay ng karangalan sa kanilang pamilya. Ay paano na ngayon kung yung buong mundo na ang humahanga sa kanya. So doon po umikot yung kwento namin. Challenging po talaga kasi unang-una, sobrang successful nung una. Kaya yung sundan mo siya ng isa pang ganung uri ng pelikula, malaking challenge na kung paano mo masusustain yung success nung una. Ganun kalaki yung success niya, sana lahat kami rito nag-i-aim na malampasan. Kung di man, at least ma-maintain kasi nakakatakot kung hindi naman. Tapos pangalawa, physically challenging yung ngayon kasi may mas maraming nung una wala masyadong stunts na ginawa puro patawa lang. Pero ngayon may mga fight scenes kami ni Tom Rodriguez na nung una kala namin joke lang. Tapos bigla may dumarating na fight instructor na talagang pinapakarir yung mga suntukan, yung mga bubugan. Serious pala talaga na nung una kasi sa'yo namin ginagawa, pero pag-uwi namin, ang sakit ng katawan namin pareho ni Tom bilang hindi naman kami sanay. Pero in-enjoy ko kasi yun talaga yung gusto kong gawin. Gusto ko talaga mag-action. Ngayon dahil sa kagilagilalas na imbensyon ng aking asawa, ang laki ng gwapo niya, di ba? From Jimmy Santos to Altan Tai. Naging iba ang pamantayan ng kagwapuhan, kamachuhan. Ayan na siya ngayon. Nalaman ko na si Tito Anna yung daddy namin dito. Parang napaisip ako, so paano kaya naging si Tito Anna? Paano mangyayari yon? So kailangan nilang abangan nga kung ano yung na-invento ni Tito Anna para mag-i-aral siya. Dito siya si Tito Jimmy. Siyempre, nakaka-flatter. Na-embrace talaga niya. Talaga, oh! Gusto ko talaga makatrabaho si Vice, even si Direk Wen. Tsaka ito yung mga kasama ko ngayon dito. So, nagkaroon lang po ng problem kasi kanina yung asa po, hindi po sila nag-adjust. Wow! Sobrang thankful po ako kay Lord, tsaka siyempre sa DBS, and of course, kay Vice at kay Direk Wen na sinama nila ako dito. And ito to, sobrang saya ko po talaga. Ito kasi talaga gusto ko makatrabaho talaga si Vice. Ito to sinasabi ko talaga. Hindi ako makatrabaho, tapos nung nagkatrabaho na ako kami, hindi niya naman mo sinisipot yung mga shoot. Okay, sumipot ako 5 times. mas marami pa shooting din si Atake sa kaya. I learned a lot from doing the teleseries before, syempre, because nung pumasok ako, baguhan lang ako. So, through experience, marami din ako natutunan dun sa mga nuances, how to act, how to pagbitaw ng lines. On the job training ko rin, and it's a continuous process, so you can't stop learning. So etong The Amazing Private Benjamin is another learning experience for me. Marami akong natutunan kina Direk Wen, kay Vice, kay sa kanila lahat, kay Alex, si Alex Lalo. Ang galing kasi nila magbitaw ng mga linya kahit nawala sa script, off the top of their heads they can just come up with something funny. Kaya nape-pressure ako medyo tahimik lang ako, so I'm just trying to learn from them and see how to be a better comedian also. Baka so that I can contribute to the movie. Nung una, syempre, nahirapan ako mag-Ingles. Yung agad-agad, biro lang. Yung bata kasi ay may angking katulad ng kanyang ina, charming. So, alam ko na gusto niya ako, nagagamit ko yung paraan para mapasunod siya. Sumusunod naman po ng gusto. At base nga po ako, tinatanong ko kasi dahil hindi ko naman napanood yung first movie niya. Pag tinatanong ko, okay ba yung ano? Sabi nila, ang laki-laki daw ng improvement ng bata. Kahapon natutuot siya. Behave lang naman siya kahapon, pero nung una nangingiilap talaga siya. Paano? Kasi nung una, yung
kauna-unahang shooting talaga namin, mahirap yung pinagawa kay Bimby na kahit ako rin naawa ako dun sa bagets kasi pinag-Chinese siya. Lahat ng linya niya, puro Chinese. Eh, parang yung bata ay hindi rin handa. So, merong Chinese instructor doon na binibigay kay Bimby yung mga linya niya na Chinese. Tapos si Chris, yung papalit siya ng papalit, huwag yan, yung mas maiksi pa. Tapos babaguhin ng instructor. Sabi, hindi yan, yung mas simple pa. Kaya naluloka yung Chinese instructor. Tapos pag hindi masabi ni Bimby, huwag yan, Tagalog na lang. So, ending ng Tagalog. Ending ng Tagalog na lang si Bimby. Kaya nakakatawa talaga. Pero, at saka masaya pag natin si Chris kasi ang daming food. Tapos, mabilis kami nagtatrabaho kasi yung oras tingin siya natingin sa relo. Kasi hindi kami makapetix ni Direkwe, hindi kami makapag-chismisan pag nandoon siya. Kaya masaya pag nandoon si Chris. Lagi siyang nagbabantay pag wala siyang shoot. Ito sa pelikula, napaglaruan talaga namin si Bimby. Tapos tuwa si Chris. Oo, siya yung excited lagi na mag-post ng picture na pinagbabawalan namin siya. Tapos sabihin, ay basta, so December 23, ipopost ko lahat to. Ganun siya lagi. Oo. Ito pong ano, part 2, mas masaya po kaysa sa... masaya din naman po nung part 1, pero mas masaya ngayon. Ang galing-galing yun dito, Vice, no? Pag kayo nang babatuhan. Meron kayo at this time. Oh, Petra oh, Days, no? Oh. Tsaka laki charm siya ng movie ko din. Katuwa kasi, nanganganak na nanganganak yung mga eksena. Bilang... hindi mo unexpected at kasi iba yung humor talaga nila. Ang maganda lang dito, kaya mas masaya din siya, mas maraming malalaking eksena talaga compared sa una. Private Benjamin na one. May nagawa kami na camaraderie na kakaiba yun. Alam mo yung parang kung nag-aasaran kami nung Private Benjamin 1, ngayon, mas yung asara namin mas casual at mas masaya lang. At saka mas special ngayon kasi meron akong Richard Yap, meron pa akong Alex Gonzaga. Iba yung presensya ni Richard eh, ang laki nang naitulong niya sa akin. Kasi nung una si Derek, ang naitulong niya talaga, parang may karne dun sa pelikula. Hindi diba, yung mga babae talagang tinitilaan siya, yung kada hubad niya, yung talagang inaabangan sa kanya. Si Richard, nabigay niya rin yun, yung karni-karnihan nila, hubad din po siya dito. Oo, pero bukod doon, nagpapatawa talaga siya. Kaya hindi masyadong malaki yung pressure para sa akin na ako lang ako yung nagpapatawa. Ngayon, hindi po kinakailangan ako kasi merong Richard Yap, tapos meron pang Alex Gonzaga na kahit wala sa script, biglang nagkakaroon talaga ng magandang moment yung eksena. Ang galing talaga dito ni Alex, talagang na may naitulong po siyang konti sa pelikulang ito. Ang laki ng saya ko na kasama si Alex dito kasi nga hindi masyadong, hindi ako mahihirapang magpatawa. Kung mawalay man ako, meron pa akong Richard Yap. Kung mawalay man yung Richard Yap, meron pa tayong Alex Gonzaga na kasama. Wala po talaga. Ang totoo, malaking tulong sa akin si Direk Eddie Garcia. Kasi every time meron kami mga eksenang tungkol sa, kunyari, ultimo costume, position ng ganito, ultimo yung pagsaludo ng sino lang ang dapat sinasaludo. Si Direk Eddie ang nagpaprovide yun sa akin. Yeah, I was in the Army, I was in the Philippine Scouts. Kaya medyo alam ko ang tungkol sa mga uniforme, ribbons, and the way you salute an officer. Hindi, kontrabida siya, pero kaya siya yung kinuha namin. Kailangan kasi yung kontrabida, gwapong lalaki din. Yung parang weakness ko, yung imbis na talunin ko siya, nahihirapan akong talunin siya kasi hindi ko matalo yung libog ko sa kanya. Yung... so may libog ka sa kanya? Oo, sa totoong buhay. Oo, naipakita ba yung dito sa pelikula? Oo. Paano? Kusang naipakita. Sa fight scene, naisisingit pa din eh. Ano yung pinag sa fight scene? Oo, kaya gusto ko yung mga fight scene kasi may mga yakapang hindi sinasadya. May mga dikita ng dibdib, may mga talsikan ng laway. Eh, mabango hininga nito si ano eh, si Tom. Oh, no. Mabango yung hininga niya, kaya pag magkatabi kami, ako yung hindi nagsasalita. Bilang hiya. Pinagkubad mo rin. Basta nag-enjoy kami. Yun nga yung sinabi ko, grabe hindi namin in-expect nung pagpunta namin sa set, lalo na Private Benjamin, comedy movie. Akala natin pareho no, na magiging parang joke time yung fight scene namin. Hindi namin in-expect na ganung katugo. Kahit si Direk, na narinig ko sa likod, kinakaring naman masyado yung fight choreographer. At si Direk na stress kasi sobrang anlaki talaga ng eksena. It was a lot of fun and marami, yun nga, marami dikita ng mukha. Pero it was a lot of fun to do. Labra si Vice, so kasama ko. I always enjoy working with him.